Samantala sa kabilang banda naman, si HD naman ay katawag ulit nito si Jonah at masayang-masayang dalawa na nag-uusap sa phone hanggang sa lumipas pa ang isang oras nang kaka-video call ng dalawa ay nagdesisyon na rin naman ito na matulog na. At pagsapit ng umaga ay ganun pa rin ang routine ng dalawa na maagang gumising itong si Natalie para ipagluto itong si HD. At nang magising na nga rin itong si HD ay halatang masayang-masaya nga ito at sabi nito, "Good morning Natalie, kain na tayo para makapunta na agad tayo sa kumpanya." Halata nga sa itsura ni HD na inspirado itong matuto. Dumaan pa mga minuto na matapos ng kumain ng dalawa ay naganda na rin ang mga ito para pumunta na sa kumpanya. At nang makapaganda na nga ay agad na nga itong pumunta ulit sa kumpanya ni HD. At ng mga araw na yun, sa kabilang banda naman, si Travis ay nasa sarili niyang kumpanya at nag-uusap silang dalawa ng masinsinan ni Janela. At sinabi ni Travis ang mga mapait na sinapit ni Natalie sa kamay ni HD at tungkol din sa kinababaliwan ni HD na babae. Kaya naman, nang malaman ni Janela ang mga sinapit ni Natalie ay naaway ito sa kaibigan niya at sabi nito, "Kawawa naman si Natalie. Kawawa naman ang kaibigan natin. Siguro Travis dapat makapag-anwin tayo. Makapag-anwin ulit tayo nakasama sila Tenten at Totoy. Para naman maging masaya ulit si Natalie." At sagot naman ni Travis, "Yan din yung binabala ko Janela. Huwag ka mag-alala Janela. Dahil may pinaplano na ako at yan ang pag-uusapan namin mamaya ng ibang mga successor. Para paglapitin ulit natin itong si HD at si Natalie." Nang matapos na nga kanilang usapan, ay pumunta na agad itong si Travis sa upper floor ng Wangbu Corporation. At ito namang si HD at Natalie ay nakarating na rin ito sa kumpanya ni HD. At nang nasa upper floor ng lahat, ay sinimula na naman nila ang pagtuturo dito kay HD. At dumaan pa mga oras ng pagtuturo ay sabi ni Jeff, "Iba ka talaga insan, iba talaga ang utak mo. Ang bilis-bilis mo talagang matuto kahit pa nagka-amnesia ka na ay para bang hindi ka nagka-amnesia dahil sa sobrang napaka-past learner mo at di ka pa rin nagbabago." Dumaan pa ulit ang mga oras nang matapos nang maturuan ni Jeff itong si HD ay sabi ni Travis, "Siguro kung di kayo busy next week ay gala na naman tayo." At pinasaya namang sabi ni HD, "Talaga sige-sige. Tama yan, ipakilala ko na sa inyo itong si Jonah at tiyak na magugustuhan niyo agad itong si Jonah." At palungkot namang sabi ni Travis, "Ano, di ba pwede na tayo na lang na team gala, ang gagala next week?" At sagot naman ni HD, "Sige na insan, pagbigyan niyo na ako. Kailangan niyo rin makilala itong si Jonah at tiyak madali niyo siyang makakasundo." At dahil sa desperadong itong si HD, na isama itong si Jonah ay napasabi na lang itong si Travis sa kanyang sarili, "Naku, mukhang magiging palpak ang gagawin naming mga plano ah." Kaya napasabi na lang itong si Travis kay HD, "Sige HD, siguro nga ay dapat makilala na namin yung si Jonah na yan." Habang nagpaplano nga mga ito, si Jeff naman ay busy nakatawag itong si gamer girl na si Apriline dahil gusto niya itong makadate. Ang dalawa nga ang si Jeff at Apriline ay lumalalim na din ang pagkakaibigan ng dalawa. Gabi-gabi nga ang naglalaro ang mga ito ng Mobile Legend. At hindi lang yon, magkasama rin ang dalawa na naglalaro ng paborito nilang laruin sa Nintendo Switch na isang RPG game na kung saan ay magkasama ang mga ito na nilulutas ang mga pagsubok sa game. Kaya naman, madaling ang nakuha ni Jeff ang loob nitong si Apriline at niyaya niya itong kumain sa araw na iyon. Kaya naman, habang nagpaplano ang ibang mga successor, ay nauna nang nagpaalam itong si Jeff sa mga successor dahil sa date nilang dalawa na Apriline at sabi nito, "Sige guys, mauna na muna ako sa inyo. Kailangan ko muna magpaalam kasi may date ako ngayon sa araw na ito." At kasama ko itong si Apriline, yung magandang gamer na sinasabi ko sa inyo. At sana ay makonvince ko rin siya na sumama sa darating na linggo sa galaan natin. It could be so much exciting, di ba? Na pares-pares na tayo. At sabi naman ni Jane, "Naku, magandang idea yan, buti pa kayo. May mga pares na kayo." Eh ako ito, wala akong kapares. At sabi naman ni Natalie,
saan pala ang JF mo, Jean? At sagot naman ni Jean, wala na natali, isang buwan na ang halos na hindi nagpaparamdam yung girlfriend ko. At pakiramdam ko ay mukhang may iba na nga yung pinagkakaabalahan. Pero okay lang yun, Natalie, magpapatuloy naman ako sa buhay ko kahit wala na siya. Di siya malaking kawalan sa akin. Habang nag-uusap nga mga ito ay sabi ni HD, excited na talaga ako mga pinsan. Sana sa magandang lugar ang pupunta natin. Para naman hindi ma-disappoint itong si Jonah. At sagot naman ni Travis na pinangiti ito, huwag kang mag-alala insan, ako ang bahala. I mean, kami ang bahala sa'yo. Habang tumatawa ang ito na malakas. Samantala, nagmamadali na nga itong si Jeff sa kanyang date. Kaya naman agad itong umalis at lumipas lang ang mga oras ay nakarating na nga ito sa napagkasunduan nilang restaurant ni Apriline at bihis na bihis itong si Apriline. At di na ito mukhang gamer tignan sa kanyang sinusuot at sabi nito, hello Apriline, salamat sa pagpunta mo dito ha. Salamat dahil dumating ka. At sagot naman ni Apriline, walang anuman yun Jeff, kaibigan na naman tayo eh. Habang inaantay nga nila ang ina-order nilang pagkain, ay nag-usap nga ang dalawa tungkol sa nilalaro nilang games. At sabi ni Apriline, grabe ang ganda talaga ng RPG na nilalaro natin no. Saka, ang galing-galing mo rin Jeff. Ang galing-galing mong dumipensa. At sagot naman ni Jeff, magaling ka rin eh. Magaling ka din Apriline. Kaya bagay na bagay tayo na mag-tandem. Pati nga sa Mobile Legend eh, palagi na lang tayong nananalo. Lakas natin, di ba? Huwag tayong dalawa ang magkasama. At sagot naman ni Apriline, oo nga eh, nagpapasalamat nga ako dahil nagkakilala tayo. By the way, Jeff, may iba tayo. San ka ba? Nagtratrabaho? Bakit parang ang dami-dami mo atang pera kasi grabe kang maka-order eh tayo lang namang dalawa ang kakain. At sagot naman ni Jeff, ang totoo niyan Apriline, ako talaga ang may-ari sa restaurant na ito. At bahagi rin ito ng empire na pinagtratrabuhan ko. Usakop rin ito ng kumpanya namin. At pinagulat namang sabi ni Apriline, nagbibiro ka ba? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na mayaman ka nga. At patawan mong sabi ni Jeff, hindi naman masyado Apriline, may negosyo lang talaga kami. At kung pamilyar ka sa empire, ay isa ako sa may hawak ng kumpanya nila, ang Lidong Corporation. Dahil nga sa mga narinig ni Apriline ay napasabi na lang ito, hala, alam ko ang mga yan na ibig sabihin ay kilala mo ang successor for